So, hey guys, so yung nakakatapos na sobrang daming haul, review, and unboxing. So, ngayon nga, gagawa na, magbubukas na naman tayo ng cellphone. So, for today's vlog, hindi na to English vlog kasi nga, sikat na sikat naman ang Oppo F1s dito sa Pinas. So, ito nga, battery replacement ng Oppo F1s. May tayo umorder ako, lalagay ko na lang yung link down below kasi ang ganda ng product nila and well-secured ang package. Kapag ako talaga nagbumibili ng battery replacement, laging MSM ang kinukuha ko. It's either iPhone, Samsung, o yan, mismo Oppo. Talagang MSM ang kinukuha ko kasi nga trusted yon and para sa akin matagal malobat. And yun lang yung pinaka sigurado ako na brand. Hindi ko pa kasi subok yung ibang brand pero ito lang kasi yung pinakasubok ko. Siyempre, first things first, kailangan yung i-shutdown yung cellphone. Siyempre. And ako nga pala, kung Oppo F1s yan, ako, ayaw ko kasing bumili ng panibagong back screen protector. Kaya ang ginagawa ko yan, gumagamit ako ng tape para dandan yung pag-lift up. Kasi ayaw ko talagang gumasto sa panibagong screen back film. Kasi may back film yung cellphone ko. Hindi ko ba alam, ang dami ko ding arte, ba't ko binili yan? Mahal din. Namurahan kasi ako 25 pesos and meron siyang effect na carbon fiber sa likod. Di ba ang astig nun? Ayan. Lalagyan ko lang siya ng tape. Ilang beses ko na nagawa yan. Alam niyo ba ako kasi, ano, fan ako ng recycle. Nagre-recycle kasi ako ng mga screen protector. Hindi, joke lang. Ayaw ko kasi bumili ng bago, lalo na sa mga tempered glass. Yun, natatanggal ko yun ng maayos, walang basag. Kasi nga, masyadong mahal. And, basta masyadong mahal. Kung may kita niyo, ayan. Yan pala yung pinakamatagal na nag-consume ng time. Yung paglalagay ko ng tape. Oo nga pala. And yan, pinakamatagal na nag-consume. Kung may kita niyo, yan na. Ngayon, ang gagawin niya, ililift up niyo lang yung baba. Kung may kapag pang Oppo F1s nito guys ha. Yan, ililift up niyo yung baba ng dahan-dahan. Meron kasing glue yan. Naka-glue siya yan. So, dahan-dahan lang. Hindi ko na siya ipa-fast forward. Para makita niyo kung gaano ka katagal and kung gaano dapat katsaga kapag nagbubukas ka ng Oppo F1s. Ayan. Gumamit ako ng pick. Yung pick na yan, kasama yan sa mga tools. Pwede din sigurong pick ng gitara kung meron kayo. Pero, kasama kasi yan sa mga tools. So, yun, daan-daanan nyo lang siya. Kasi yung, ano tawag dito, yung tinatanggal natin, guys, yung pinakamaliit na portion, yan, no, yung pinakamaliit. Madaling, sobrang daling mabali yan, as in, kapag nagkamali yan. Then, next na gagawin nyo, meron siyang 4 screw. Kung makikita yun, yung 4 screw na yan, kailangan nyo siyang, syempre, unscrew. I-unscrew nyo siya. Yan. Ang pogi ko pala pag upper view. Hindi, joke lang. Nakikita ko kasi habang nagpo-voice over ako. Tapos, ayun na nga. Ayan. Hindi ko alam kung okay ba to o masyadong mabagal kasi nga naglalag yung laptop kapag nag-edit. Dito downgrade ko to sa Windows 8 eh, kasi naglalag kapag nag-voice over ako. Hindi siya masyado nakakatuwa, no? Ayan. 3 minutes pa lang tayo. Meron pa tayong 5 minutes. Diyos ko po, kasha pa ba yun? Hindi, joke lang. Kapag kasi naglalag siya, dahan-dahan din na umaano yung time. So, ito naman, dire-diretso lang pagsasalita ko kasi baka masyado na siyang humaba. O nga pala, kalimutan ko kaninang i-eject yung SIM card. O ito ha, pauna ko lang kapag magbubukas kayo ng cellphone, always nyo i-eject yung SIM card. Kasi pwede mabali yon. Yan, kung makikita yun, natanggal ko na yung 4 screw. Ayan na yung pinakalikod ng phone. Yan yung pinaka-back panel. So, guys, if you're wondering kung ano ang itsura ng Oppo F1s, kung anong meron sa loob ng cellphone nyo, ang gagawin nyo lang. Papakita ko, ayan yung pinakalikod. Ngayon, pag tapos na kayong tignan lahat, ang gagawin nyo is, yeah, unscrew nyo lang yung upper bottom screw, kung makikita nyo dun. Ayan. Kamay ko lang ginagamit ko kasi meron akong tweezers dito, is, pero masyado nanginginig yung kamay ko kasi. Kaya hindi ko na siya ginagamit. Pero hindi naman ako pasmado. Kung makikita nyo, ayan, i-remove nyo lang yan. Tapos, yeah, angat yun na ganun. Ayan yung old battery ko sa Oppo F1s. And ito na, ipapakita ko na yung bago sa MSM. Para sa akin talaga, trusted ang MSM. Not sponsored, syempre, pero kapag bumibili talaga ako MSM, may tayo, ayan na. Ibinalik ko lang yung sticker na galing sa original battery, yung color green, para in case naman na hindi na akong gagawin, in case na ipabukas ko to sa ibang technician, is may kita na original. Kung may kita nyo, ang glue na gamit ko dyan, E8000 glue, yan. Hindi na ako bumili ng adhesive kasi natatanggal din, and para siyang merong sticky na tunog na hindi nakakatuwa. May kita yan. Kung ano siya, tawag dito kung Oppo A59. Oppo A59 at Oppo F1s, pareho lang ng battery. Medyo mahaba ng A59, kailangan yung i-fold tulad nung ginawa ko. And overall naman is walang problema siya kahit finold nyo yung cable.
na yun, finold ko sa taas para mag-fit. Sinubukan ko rin siyang i-power on kung okay ba. And ayun naman, success naman ako kung makikita ay ano, Oppo. Yan yung pinakalikod niya. Makikita yung fit na fit yung battery. Yan, MSM. And then, kailangan ko maging maingay dito sa video. So, ito na, ibabalik na natin yung retaining bracket na nag-hold mismo ng battery. And pa-stop-stop yung video na sa voiceover, kaya medyo madedelay-delay siguro to. Ngayon, nagagawin nyo na lang, sundan nyo na lang yung video na nasa screen. Sundan nyo na lang yung video na ginagawa ko dyan. So, yun nga. So, overall experience ko, sundan nyo lang ha, wag kukwento lang ako. So, overall experience ko dito naman sa paggawa ng cellphone. May tatanong nyo ako dito kung saan ako natuto. YouTube lang. And gusto ko rin naman kasi talaga. Kasi di ba, laking tipid din yun. Lalo kapag marunong kang gumawa ng cellphone. And syempre, pag in case na ano, hindi mo na kailangan gumastos para sa pampagawa ng screen o kaya pampagawa ng cellphone in case na meron ka. And, nga pala, sa next naman, ang pinakauna ko pala binuksan na cellphone, isi-share ko lang, is yung cellphone ng kaklase ko. Yan, hindi ko na i-drop yung name, pero unang-una kong binuksan na cellphone is yung cellphone niya. iPhone 5S, yun yung pinakauna-una kong cellphone na nabuksan ng ibang tao. Pero ako kasi nakabukas na rin ako ng noon pa pala. Ang pinaka-first ever na binuksan ko is iPhone 6S Plus. Pinalitan ko siya ng battery. Yung at that time, hindi, wala pa ako idea kung ano yung nasa loob noon. Pero nanonood na rin ako ng mga vlog. Naka-block na kasi yung screen, nag-log na yung laptop. Kaya ngayon nag-storytelling na lang ako. Ang pinakauna kong binuksan is iPhone 6S Plus nga. Ayun, mango battery naman yun. Na-replace ko siya. Naka-upload yun nun sa channel ko pero kasi na-delete lahat. So yun, for whatever reason na yun. Tapos, yun, success naman. Then yung pangalawa ko naman na binuksan na cellphone, yun na yung sa kaklase ko, iPhone 5S. Ang una yung pinagawa naman sa akin is LCD screen. Tapos pangalawa naman pinasunod niya agad yung battery kasi nga sobrang bilis ng malobat. And so far so good, nagawa ko naman ng maayos yun. Sabi ko, bayaran niya ako ng 50 pesos. Binayaran naman niya ako. O, di ba, ang ganda yun? Maganda rin kasi kapag marunong kang gumawa ng cellphone, is meron ka na pagkakakitaan kapag ano. Tapos, next naman na binuksan ko is sa kaibigan ko naman, iPhone 6. Charging port naman ang sira nun. Yun, na-stuck sa charging logo yung cellphone. Okay naman, napalitan ko naman ng maayos and gumana naman siya ng maayos. Wala naging problema. And yung next naman na binuksan ko is battery replacement ulit sa luma kong iPhone 4. Yan sa akin na yon. Kapag ako kasi, tawag dito, kapag ako bumibili ng battery, pinipili kong battery yung mura lang sa online. Pero kapag sa mga kaklase ko, sabi ko, bilhin nila yung medyo mahal. Kasi ang ginagawa ko, kapag ganun ba may nagpapagawa sa akin na kaklase ko, sabi ko sila na ang umorder. Kasi hindi ko naman alam yung mga trusted seller na binibilhan nila. Kaya ayun. Tapos next naman na binuksan ko, itong bakasyon lang din. Itong pandemic lang din, is iPad. iPad mini second generation. Ano yon, LCD replacement. Yun yung pinaka first ever attempt ko magbukas ng iPad na hindi umaano, na hindi inaalis yung yung tawag dito, hindi nababasag yung mismong touch panel. Kasi last na nagbukas ako ng iPad, nabasag ko talaga yung touch panel. So, hindi nakakatuwa. So, ano pa ba? So, yun na nga. So, thank you so much for watching this video. So, for more videos like this, just subscribe on this channel. Follow nyo ako sa Instagram @_D_J. So, thank you guys.